Magandang araw po sa lahat, magandang tanghali, magandang gabi. Magandang hapon, magandang gabi. Kaya muli po ako kami noon, hindi po maayos ang aking boses kasi all out may ginawa ang Lord sa buhay ko. Praise God po dahil nandito ngayon ang bawat isa, bagaman mayroon itong mga strict protocols uli ngayon, bawal lumabas, ang mga bata, lalo na nakatulong face shield, tama? Pero God is wonderful that He is with us and that He is protecting us. Amen? Amen. Sabi mo sa iyong katabi, mapalad ka? At mapalad din ako. May pagkakataon ni Diyos sa buhay namin. God bless today. And as we gather this day, meron po ba akong gagawin ng Panginoon sa buhay natin? Gusto ko pong i-share sa inyo what happened in my life na napakalaki po na ginawa ng Panginoon. At magagawa lang ang sino man nagpapuri sa Panginoon kapag naranasan niya ang ginawa ng Lord sa buhay niya. Amen? Amen. Ang sabi ng isang awit, sabi ni David sa isa sa mga awit, no dead can praise God. Alala niyo yun? Walang patay na makapagpupuri sa Panginoon. Of course, it's always in the land of the living. Kaya sabi ni David, I am still confident of this, that I will see the goodness of the Lord in the land of the living, not in the land of the dead, because the dead cannot see the goodness of God. Amen? Only the living can see. Tama? Sino lang may senses? Yung syempre yung? Yung buhay. God is still good. Whatever our circumstance is, God is good. So sa kung ito gusto ko pong i-share sa inyo ang isang talata sa Biblia na alam ko pong nabasa na din po natin. Let's open our Bibles if you have each other now, chapter 8. Be careful to obey the Lord, the commands I am giving you today. Then you will live and multiply. Sabi mo nga, multiply. And you will enter and occupy. Yeah, occupy. Sabi mo nga, occupy. Multiply. Occupy. And sabi God, be careful to obey the command, all the commands I am giving you today, that you will live and multiply, and you will enter, and you will occupy the land the Lord swore to give your ancestors. Verse 2, remember how the Lord your God led you through the wilderness for these 40 years, humbling you and testing you to prove your character and to find out whether or not you would obey His commands. Yes, He humbled you by letting you go through hunger and then feeding you with manna, a food previously unknown to you and your ancestors. He did it to teach you that people do not live by bread alone. Rather, we live by every word that comes from the mouth of the Lord. Pinagpala ng Panginoon ang kanyang salita. Sabihin mo, nabubuhay ako. Kasi sinabi ng Diyos na mabubuhay pa ako. Oo, we do not live by the food that we eat. Diba? Maraming mga tao nagdaan din sa pandemya, nangangalag na sila, natatarot na sila. It's because mamamatay na kami, hindi sa COVID, kundi sa gutom. Sabi ng Bible, if the Lord allows you to live because of His word, then you will live. But if God tells you that it's the end of your life, kahit ang dami pong pagkain na meron tayo sa ating hapagkainan, kahit ang ganda-ganda pa ng trabaho natin, kahit na maalwag na ang pamumuhay natin, if the Lord tells us it's the end, I'm finished with you already, pumipiyak ako, I'm already finished with you, then our breath will stop. Sabi mo nga, stop. Stop. Pero sabi mo sa isa na hindi plano pa ang Diyos sa akin. Yan. Bakit ko yung nasasabi? I'm just realizing these things na talaga ang Lord ay sovereign. Ang Panginoon, sovereign siya. Mamaya, nandito ka sa mountain, mamaya, nandito ka sa valley. Kaya pag-usapan natin ngayon ay, dyan, down through the valley. Sabi mo nga, down through the valley.
May iba't ibang anyong lupa, anyong sayo. Anyong lupa, anyong tubig. Diba? Ang anyong lupa, merong bundok, bundukit, merong burol, kapatagan, may plato, at may talampas, at merong at may bali. Lambak. Okay? May lambak. So, meron yung tubig din. At naranasan natin ang iba't ibang surge ng tubig dito mga nakaraan. And 2020, hindi pa natatapos, no? Isang linggo pa. Meron pang isang linggo, pero may mga humahabol. Let's see, saan bahagi ka ng buhay mo? Kamusta ka? Kamusta ka? Minsan, ang salita kamusta ay nagiging palasak na, nagiging turn lang siya, parang may masabi ka dahil hindi mo alam kung paano kakausapin, sasabihin mo na kumusta ka. Pero there is this kumusta na nakakapag-refresh, nagkukos sa iyo para mag-open up ka at matatahiyan. Nagkukos sa iyo para mag-open up ka at makita talaga kung ano yung kalagayan mo. May nangamusta na ba sa inyo? Pero minsan yung mga tao, depende sa tao, baka tayo nag-open up, di ba? Pero no matter what, may natutunan ako, when we are in the valley, kapag may pinadala ang Panginoon ng mga musta sa iyo, kasi hold at sino man yung tao yun kapag pinadala ng Lord, ma-acknowledge natin that the Lord is really good in our lives. Amen? Down through the valley, ang mga Israelita, tinuruan sila ng Panginoon sa wilderness. Alam natin yun, ulitin ba natin yung Exodus? No, pumasok sila at ang sinabi ng Panginoon sa kanila na tayo na para mag-exit, tayo na para lumabas ng land of Egypt. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, makapupunta na kayo sa promised land, pero hindi pala gano'ng kadali ang pagpunta ng promised land. May purpose ang Panginoon kung bakit sila dinala sa wilderness. In fact, pwedeng pagtasin lang yun at mayroong shortcut talaga papunta sa promised land. But, why did the Lord allow the Israelites to go through the wilderness for 40 years? Ang kasagutan ay narito sa Deuteronomy chapter 8, verse 2. Remember the Lord who led you through the wilderness. Why? To test you, to humble you, and to know what's in your heart. Bakit inalaw ng Panginoon ang mga Israelita na magdaan sa iba't ibang sitwasyon sa kanilang mga buhay? Totoo at known po ang paglalakad sa wilderness. Kasi nabuhay sila for 400 years sa Egypt na nandoon ang kanilang kasanayan. Kahit alimin sila doon, sanay sila sa pamumuhay. Diba? Mas masarap mamuhay, mas magaan ang pamumuhay kapag nandun ka sa teritoryo mo. Tama? Yeah, pero kapag lumabas ka na ng teritoryo mo, nagsisimula na yung uncomfortability mo. Tama? Yung iba, dahil hindi tayo sanay na makatira o makitulong sa ibang bahay, minsan napumuyat po tayo. Tama? Minsan, kahit anong hanap natin kung saan tayo makakatulog, hindi talaga at ease because we're not at ease dahil hindi yun ang teritoryo natin. Hindi yun ang comfort zone natin. Tama? And the Israelites experience the same. And because they are not in Egypt, because they were not in Egypt, ang mangyari sa kanila, they settled in camp. Meron sila mga tents na pinagdaraan na pinagtitirahan. At kapag nasisettle na sila, nasasayan na sila doon, sasabihin na ng Lord sa kanila, get up and get going. Ilagay nga po natin ang sarili natin sa paan ng mga Israelites. And totoo yun. Every time the Lord will tell, get up and get going. Get up and go. Ang nakakamdaman ng mga Israelita, hanggang kailan ba ito matatapos? Pero mas sa loob ng 40 years, sila ay nagsusojourn lang. Nag-journey lang sila. Tapos, minsan sa mga lugar na kanilang sinisera, tutulugan nila for a while, ang mga nakapanipon sa kanila ay makaaway nila. But the Lord will sometimes tell them, huwag yung gagalawin ito, huwag yung gagalawin yan.
Magtuloy na kayo. Just go na. Go na kayo. Huwag ninyong iisipin na itong mga tao ito ay kakalabanan ninyo. The earliest that the Lord will tell them, makipaglaban kayo sa kanila. Why? Because the Lord was training their hearts and knowing kung ano talaga yung laman ng puso ng mga Israelita. Ano talaga yung allegiance ng mga Israelita. That He might humble you, testing you to know what was in your heart. Whether you would keep His commands or not. You would keep His commandments or not. Sa ating pong pinagdaanan ngayon, 8 months, 9 months, diba? Ganitong buwan nag-break up sa China. January, may mga ganun-ganun na, pero parang hindi pa yun yung ating focus, kasi ang focus natin, no? Paano tayo mga naka-face mask na kasi may taal na sumasabog, di ba? Di yun lang nagsisimula yung disturbances sa atin. And not knowing na wala nang mangyayari graduation, wala nang mangyayari mga ganito, at mananatili nilang tayo sa loob ng bahay for almost a year. Ano ba talaga ang nangyayari, di ba po? And sa tuwing may mga nangyayari kagaya nito, kumusta ang puso po natin? Kumusta ang ating character? Alam niyo po, just recently, I was unaware. I was caught off guard. I thought I was okay, but I was not. Grabe po, tuloy-tuloy lang po ako, okay na lang kasi ganito, ganyan-ganyan. Yung pala, I was walking on the plateau na, and then suddenly I realized I was already in the valley. So ang i-share po sa inyo ngayon, what I experienced down through the valley. Number one, in the valley, ito po yung ginagawa. Bakit inaalo ng Panginoon na sa ating journey, magdala tayo sa mga ganito? To know what's in our hearts. Para malaman ng Panginoon kung ano yung laman ng talaga ng puso natin. Isa na sabi na tayo, kahit natin okay pa tayo. But when there is this word, alam niyo po may sinasabi sa Psalm 29 na the voice of God is powerful, the voice of God is strong, and when the voice of God is released, the mountains quake. Hindi kinakaya na mga bundok, ito ay nayayanig. When we hear the word of God, whether it is rebuke, because it is strong, no matter who the person the Lord uses, kamusta po tayo, nayayanig po ba tayo, kagaya ko, nayayanig ako, sabi ko bakit ganun. And there was this rumbling in my heart, there was this confusion coming on my mind, that was entertaining those thoughts na hindi na negative na pala, that was, I was so down, sabi ko, Panginoon, ano mangyayari? I was confused. Then, I realized when I was in the valley, in this situation, I realized na, teka, I was caught off guard. Hindi kaya naman sabi ng Panginoon sa Ephesians by God, sabi ng Lord God, always be on guard. Lagi tayo dapat na nakabantay. Lagi tayo nakabantay sa ating spirituality. Lagi tayo nakabantay sa aking pakikipaglaban. Lagi natin iisipin na merong battle, merong tayong struggle na kinakailangan natin i-conquer. Tama? Kapag ang isang soldier nagmahina, kapag ang isang soldier ay na-caught off guard, doon ang sisimula na akala niya okay ang lahat, pero nagsisimula na pala na masilo siya. Tama? Sa Samuel, si David, mayroong sinabi doon na it was the time for the kings. Yun yung panahon na mamahari na pumunta sa laban. Pero si David, he did not go to the battle. Sa season na ang mamahari ay makikipaglaban, hindi pumunta si David, rather na ginawa po niya, siya ay nasa kanyang tahanan lang at nag-enjoy. And then when he went out, nakita po niya sa kanyang palustre, sa kanyang balkonahe, may babae na naliligo, and David was caught off guard, at ang nangyari po sa kanya, doon na nag-start. But there is this person whose name is Uriah. Sinabi ni David na mamahinga ka, pumunta ka rin sa iyong asawa, at mag-enjoy po na kayo. Pero itong character ni Uriah doon, hindi siya pumunta because he knew na siya ay soldier, he knew that it was the time of battle, so hindi siya po pwede mapahinga. Amen? He
was aware. That's why no time na yon, na-realize ni David kung saan siya naroon. Down through the valley, God allows him to know what's in our hearts. Amen? Number two, okay, the valley. Ang langba po ay ayun ang lupa na napapagitaan ang mga matataas na bundok. In other words, ang valley, it is the lowest point. Kaya nung nag-release ng tubig ang magat, bakit ang Cagayan ay gano'n ang nangyari? Ang Cagayan ay isang langba. Yes. Cagayan Valley. Kaya mababa ang lugar ng Cagayan kahit na pabundok yun, may mababa ang lugar ng Cagayan. It is a valley. That's why ang tubig ay talagang nakanasa nila. So, the valley is a place of testing. Sabi nga po natin, a place of testing and a place of discipline. The valley is a place of testing and a place of discipline. May mga pagkakataon sa buhay natin, we are on the mountain. When we are on the mountain, we rejoice. Why? We see, kapag pumunta ka ng Antipolo, yung buong syudad ng Maynila, and it was, wow! Tama, di ba po? Tapos na-enjoy na lang yung mountain, kasi yung view, kita-kita. A mountain is a place of rejoicing, but the valley is a place of testing. Bakit? Doon sa valley, when you are in the valley of Baca, yun ang sa Israelites, sa Psalms 84. When we are in the valley, sometimes we cry, sometimes parang there's no hope. Kasi ang nakikita mo lang, puro mga bundok, parang hindi, or nakikita mo lang impossibility. Na? Ang nakikita na ang impossibility, parang hindi ako naman ito kakili, nandito ako sa baba, parang kumbaga na at nasa balon ka, nasa ilalim ka ng balon, paano ako makakakyat dito? So everything seems to be so big! Kasi narito ka sa, yung point of view mo nasa ilalim. Pag tumingin ka, parang ang hirap naman nakakyatin. So, makikita natin yun, ano ba talaga yung naman ang heart natin? And that's why guys, we went through this. Kapag nasa wilderness ka, hindi lang ito yung kapatagan. Hindi, nandito yung lahat. Pwede silang umakyat, pwede silang bumaba, pwede silang nasa gitna ng kawalan. It's the wilderness experience. And it is a place of testing. At sa lugar na ito, talagang lumabas ang lahat ng karakter ng mga Israelita. Nagreglamo sila. Yung iba nagtiwala. Yung iba nag-trust lang sa leader nilang si Moses. Yung iba nag-trust lang kung sumunod lang sa mga leaders nila. But there are Israelites na talagang lumabas ang karakter nila na nagreglamo sila na parang binabalikan nila yung kanilang mga confidence na nakaan, bakit nandito na tayo sa Egypt, ganito yung ano natin, stable naman ang kalagayan natin, kumakain naman tayo doon. So, lumilitaw. When we are at home, itong mga nakaraan, hindi tayo makalabas, nasa loob lang tayo ng bahay, limitado ang ating kilos, limitado ang plan sa buhay po natin, what was in our hearts? Diba po? Ano yung nasa puso natin? Kamusta ang puso natin? Did we grumble? Naranasan ba natin na magreklamo? Naranasan ba natin na maging plato? Naranasan ba natin na dito lang sa bahay, mag-relax? Naranasan ba natin na maging off-guard? Yes! And then we realize one day, nasa na ako. Okay, next! The valley is a place of remembering. Sabi mo, a remembering. Remembering. Sabi ni Moses, remember the Lord who led you through this wilderness. Allow you to go to the promised land. Pero bago makarating sa promised land, ano muna? He led you through the wilderness. And also, it is the Lord who led the Israelites down through the valley. A valley is a place of remembrance, a place of remembering. When you are already long enough na nag-i-stay doon sa valley na yun, you will remember hanggang kailan ba ito natapos?
Una, ay, thank you, Lord. May time na ako sa family ko. Pero habang matagal-tagal na, Panginoon, hanggang kailan ba ako makakalabas? Palagi na lang mukha, nakikita ko sa umaga, sa gabi. At ito na lang, ako naman, ang sinasabi ko, palagi na lang computer, nakikita ko. Diba? Hanggang kailan ito matatapos? Minsan, natatapos ang buong araw, nakaupo lang ako sa harap ng computer. So, sabi sa Psalm chapter 42, I remember, Lord, naalala ko sa mga ganitong pagkakataon, ito yung nangyayari. Noong panahon na ito, parang ang lakas-lakas ng pangungusap mo sa akin. Psalm chapter 42. And if you go through that, nandoon ang mga awit na lumikha nito, nararanasan niya yung valley of his life. Next. The valley is a place of decision. Sabihin nyo nga, decision. Decision. Psalm chapter 42. Papabasahin ko nga po ito sa inyo para nasa inyo. Psalm chapter 42, verse 11. Why am I discouraged? Bakit ako discouraged? Why is my heart so sad? I will put my hope in God. I will praise Him again. Di ba nag-decide ang mga awit? Bakit ako discouraged? Bakit ako nakawala ng loob? Bakit ako? Bakit ang lumundong ang puso ko? Ilalagay ko ang aking pag-asa sa Panginoon. Pupuriin ko siyang muli. My Savior and my God. Dumating ako sa pagkakataon that the word of God was so strong that I cannot accept it. I could not accept it. Na itong tao, itong wala naman akong ugnayan sa kanya. So itong parang magsasabi, pero siyempre hindi naman niya alam kung anong nangyayari sa amin. Basta nagsasabi lang siya, nag-testify lang siya kung anong nangyayari sa kanila sa leadership. Pero I was placed in a situation na parang nililigit ako, parang nakikita yung kaloob-looban ko. And I know that it is the word of God, pero hindi mo kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Yung mga gano'n, hindi ko kayang tanggapin. And it was pala a place where God was testing my heart, kung ano was knowing what, kung ano yung laman ng puso ko, at nati-discern ako ng Panginoon. Sabi ko, Lord, alam mo naman yung heart ko eh. Then, sabi ko, Panginoon, bakit ganon? And then, confusion entered. Then, the division entered. Di ba yung trabaho ng Diablo na i-divide ang isipan natin? Meron tayong undivided heart when we are so in love with the Lord. When we are so in love with the Lord, parang walang makakapigil sa akin. Well, di ba ganon? Mga papel tayo. Kahit ano ang sabihin niyo, walang makakapigil sa akin. Ganon, di ba naalala niyo? Ganon, because we have an undivided heart. But when there is this point in our heart, salamat sa Lord sa likod na dinamit niya po sa akin. Nung sinabi po niya yun na, ano kaya ang nangyari? That you allow, bakit nagkaroon ng pagkakataon ang Diablo sa buhay po natin? And I saw myself that I was caught off guard. Amen? Amen ba, Lord? Amen. Dumating ka ba sa pagkakataon ng buhay mo na nagtihihate mo yung mga lingkod ng Lord? Ayaw mo na mga sinasabi ng lingkod ng Panginoon because our hearts are discerned. Our hearts are laid bare sa harapan ng Panginoon. Amen ba, Lord? Ngayon, no. Pinag-iisip-isipan ko ito. Umiiyak ako. The value is a place of crying. Miyak ako that I was reasoning out to the Lord and I realized that ego was there. I realized that pride was there and I need to humble myself. The valley is a place of humility. You need to acknowledge who the Lord is sa buhay mo natin. Na-realize mo, ito pala ang nangyayari sa akin. I need to decide. Sabi ko, did you just tulungan mo ako? Pag-pray mo ako? Pag-pray ako, hindi mo pwedeng magtagal ako sa sitwasyong pagaya nito. Hindi ako po pwedeng ganito ang nangyari sa akin. Alam niyo ba, gusto ko nang bitawa ng lahat. Gusto ko nang bumigaw sa Jesus Little Dinner. Wala na, ayoko na. I cut my lines. I cut my communication. And I was
beginning to reason out sa Lord. Lord, pero alam niyo, dumarating din naman sa isip ko na, lingkod ko naman yung mga ginagawin ko, Panginoon. So, ibig sabihin, hindi ako po pwede magsabi na, ayoko na. Kasi alam niyo, nagtatawa talaga. There was this great argument sa isipan ko at sa puso ko, ano ba talaga yung nangyayari sa akin? Why is my heart so discouraged? Why, my heart, why are you so discouraged? My heart, why are you so sad? Then I decided, I was going to put my hope in God. Alam po, Panginoon ko pa rin ang Panginoon. Kahit nandito ako sa ganitong kalagayan, I was going to praise the Lord. I am confident of this. I need to resuscitate myself. I need to speak to myself. I am still confident of this, that I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Lord Jesus, you are my land and my salvation. You are my refuge and my strength. Panginoon, sinasabi mo sa isipan mo ngayon, sinasabi mo sa kaluluwa mo ngayon, purihin mo ang Panginoon. Kahit nandito ko sa ganitong kalagayan, praise the Lord your God, because this is why God has called you to do. This is why God has called you. Ito yung kailangan mo, bakit tinawag ka ng Panginoon. Tinawag ka ng Lord, you are made for the Lord. You are made to love the Lord. Sinasabi ko yun sa akin, I need to battle it. And I need to humble myself. Lord, tulungan mo ako. Amen. When we are in the valley, we need to decide. Number, next po. A valley is a place of restoration. Sabi nung, restoration. Restoration. When the poor ask for help, tinutulungan sila. Pero kapag hindi natin na-acknowledge na tayo ay namamahilangan, matutulungan ba tayo? No. No. I remember a preacher, pinakikigal ko po siya. Sabi ng preacher, mayroon daw lalaki. O, sabihin na natin na parang doon sa linaw. Di ba yun sa linaw? Narinig na tayo. Rescue! Unless we speak of rescue. Lord, rescue me! Psalm chapter 40. Psalm chapter 40. Lord, rescue me! Kailangan kita. Tulungan mo ako. And God went there. At tinulungan siya. Sabi ng preacher na ito, nagpadala ang Diyos ng helicopter, ay ng babaka, ng rescue. Sabi ng lalaki ito, hindi kayo ang Lord yung magre-rescue sa akin. Nagpadala ang Diyos ng isa pa, ang rescue. Hindi kayo, kailangan ko ang liligtas ako ng Panginoon. Kasi sa madaming mga pinadala ng Diyos na magre-rescue, hindi tumukon ang lalaki ito at hinihintay na niya ang Diyos. Nung ni-rescue na siya ng Panginoon, Sabi ng lalaki ko, Lord, ba't mo ako kinuha? Ba't mo ako pinatay? Diba? Nagpadala na ako ng bangka. Ayaw mo. Nagpadala ako ng speed, ano, ng helicopter. Ayaw mo. Ang gusto mo ako ngayon, kinukuha na kita. Diba? Nire-rescue na kita. O, bakit ka nagre-reklamo? Diba? Huwag natin, kasi ang Lord, nagpapadala siya ng servant. Amen? And I was so thankful and grateful to the Lord that there are people, that there are servants of God na pinapadala ng Panginoon para i-rescue po tayo. Amen? Sa mga kapwa natin lumalaban, mga kapwa natin soldiers, mga kapwa natin conqueror, pinag-pipray nila kahit hindi ka nagsasalita sa kanila. But when you are asking that, Lord, rescue me, and God will talk to these people, God talks to these people, and sinasabi ng Panginoon sa kanila yung sitwasyon mo. At nung sinasabi ng Panginoon sa kanila yung sitwasyon mo, alam niyo, I was so grateful sa Panginoon nung makita ko yung likod na ito. Hindi siya kilala ko lang siya, kapatid lang siya ni Ate Sel. Grabe yung pagkakit ng Lord sa kanya. Isang kamusta niya, naalala ko nung si Ate Sel, kinamusta niya ako. Tapos sige, padalala na ako. Ganito yung nangyari sa akin. Kasi meron kakaiba pangangamusta. And I saw this person that the Lord has given me yung appointed time na yun, kinamusta niya ako. Alam ko, nire-rescue ako ng Panginoon. Kamusta ka, ate? Kamusta ka? Tapos naman sabi ko, pastora na yun. Ayoko na. Pero alam niyo, yung isang pangangamusta niya, ay open up. Ganito yung nangyari sa akin. Tapos tumutuloy na luha ako. I was really feeling the love of God is rescuing me. Amen? Kasi hola, sino pa ako nakamusta sa inyo? Kamusta ka? Magpa-rescue tayo.
Because when we acknowledge kung nasaan tayo, when we acknowledge our situation, the valley could be a place of restoration. Amen? As soon as we acknowledge that we are in the valley, as soon as we acknowledge our situation, as soon as we acknowledge ano ang nangyayari sa heart natin, as soon as we tell the Lord, Lord, rescue me. Darating ang rescue. He came to my rescue. Where else can I go? Diba? Dumarating ang rescue na Panginoon and you will be restored to life. Amen? Amen tayo doon? Mga kapatid, naniniwala pa ako ang Panginoon in-appoint ang araw na ito para sa iyo at para sa akin. Yung testimony ko, testimony siya. Because of that ego, because of the confidence that I put in the flesh, I was caught off guard. Kala ko okay ako, pero hindi pala. Ang Panginoon, gagawa siya ng paraan para maging able ulit tayo, able to fight, able to conquer, able to step against the wiles and schemes of the enemy. Huwag po natin papayagan na i-demoralize tayo ng Lord. Ay, ng Lord ng kaaway. Huwag po natin papayagan. Ang demonyo po, seryoso po siya. Ang ginagawa lang din ng demonyo, sabi ni Pedro, the devil prowls around like a roaring lion. Iikot-ikot talaga yan. Looking for someone to devour. At kung meron po siyang nakita ang butas sa puso po natin, it will start sometimes, it will start with an ego, with a pride, na magkaroon ng tampo, nung magkaroon ng disconnection sa communication, then alam mo, akala mo, okay ka pa, pero ang nangyayari pala sa'yo, ang bilis-bilis ng kaaway na sirain ng loob mo. Let us acknowledge what is happening in our hearts. Sino po ang nasa ganun ang sitwasyon ngayon? We need rescue. Bago po magtapos ang 2020, hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Amen? Kung bibigyan po tayo ng listahan ngayon ng Panginoon, what happened to you? Kung i-assess mo ang buhay mo from January, kamusta po tayo? And praise God that you are here. Praise God that we are here. That God has an opportunity to rescue us. Amen? Ay, wala tayo tumayo. Sabi mo, ating pinaka-big idea for this meeting ay in the mountain and in the valley. Jesus is my. Sabihin nga ko natin, 1, 2, 3, go! In the mountain and in the valley, Jesus is my Lord. Amen.